Uy, ayan na si Vice. Tara. Wow. Hi, Vice. Hi. Ready ka na ba sumagot sa ilang mga tanong? Last year pa, mama. May rules lang kami para sa interview na ito. Okay. So, we'll be planting red balloons for this interview. Once you see one, you'll need to pop it to get the question inside. Okay, okay. For starters, here's a balloon. And here is your magic balloon popper. Ano ba talaga ito? Ba't parang condom? Game? Game! Game! Ah! Asan yung question? Ito, ay, nalaglag siya. Ito yung question. Nakaka-stress. Nasaan ka ngayon? I believe, ladies and gentlemen, nandito ako sa harapan ng the Ignacia. Preview night mo pala. Ito yung sinasabi. Kasama tatagpuan ng Anka Bagabal na opising na ng front row. Anong kinagawa mo dito? Wala akong pakialam, charot. Wala kailangan bisitahin ko na ang opisinang ito dahil first time kong magpupunta dito, kaya bibisitahin ko dahil kailangan kumuha ko na rin ng mga produkto at imimit ko si Sam at saka si RS. Anong nararamdaman mo ngayon na ikaw ang latest front row ambassador? I deserve this, charot. Masaya ako, masayang-masaya na finally kasama na ako sa napaka matagumpay na pamilya ng front row. At saka, matagal ko nang naririnig tong front row. At saka, kakilala ko kasi yung sila Sam at saka sila si RS at yung mga ibang taong namumuno rito. At alam kong matino ang kumpanyang ito at may magandang hangarin sa mga Pilipino. Nakapunta ka na ba dito before? Ah, may epek. At charot lang. Ano? Nakapunta? Hindi, first time ko to. I-check ko lang talaga kung maayos ang kanilang ano, fire extinguisher kung sakasakali magkakaroon ng sakuna. Ayan, ako rin ang nagpagawa kasi nitong trellis. Charos! Hi, bye! Hi! At narito ako para talagang magreklamo dahil dapat tabuka ako nandito dito nakatabi nitong tatlong ito. Kaya pwedeng isingit dito. Total, hindi naman na sila ang current. Ako ang current ng Miss Universe. Charos! True! Hi! Tara! Hindi na tayo! Ako isa na kapang JS prom na. Eto na! Eto na ang front show office. Hello! Hi, kamusta? Nagpaalam ko pa sa mga magulang mo. Mukhang umistokwa ka pa ha. Ang taray, front show! This is my house. My home, actually. Para sa mga hindi familiar sa company, ano nga ba ang front row? I-Google nyo na lang. Charos, ang front row ay isang leading health and beauty company na nagdi-distribute ng kanilang mga produkto through multi-level marketing. Maganda ang front row, bongga siya, kasi ine-empower niya ang napakaraming Pilipino at binibigyan niya ng oportunidad at ang napakaraming Pilipino para makapagsimula ng kanilang hanap buhay. What made you decide to become part of the front row family? Itong front row kasi talaga, parang katulad ko din, ang front row at si Vice Ganda, we share the same vision and we share the same intention. Gusto naming makapagpagaan ng kalooban ng kapwa. Ako gusto ko makapagpagaan ng kalooban ng kapwa ako. Ang front row gusto kong makatulong na makapagpagaan ng buhay ng mga Pilipino. Kaya since pareho naman kami ng vision, mission at intention, I have to work with front row para magkatulong kami sa pagpapalaganap ng good vibes, di ba? Pagpapaganda ng pamumuhay at kalagayan ng mga Pilipino. Kung ako sa pagpapatawa sila sa pagbibigay ng oportunidad na magkaroon ng hanap buhay. Bukod dyan, bakit pa ba fit sa'yo na maging part ng front row? Ay, syempre. Kasi ang front row, nakakaganda. Katulad ni Vice, ganda, nakakaganda din. Nakakaganda hindi lamang ng physical, kundi ng pangloob. Nakakapagpasaya ng maraming tao, nakakatouch ng maraming lives, nakakapagpaganda ng maraming buhay ng maraming pamilya ng Pilipinas. Anong expectations mo ngayong party ka na ng Front Row Universe? Expectations ngayong party ng Front Row Universe? Una, ako ang isali nila sa susunod na Miss Universe. O kaya i-dethrone. Ay, huwag naman dethrone kasi Philippines pa lang nanalo ngayon. Ang expectations, it will be easier for me to share what I have kasi may kapartner na ako. May kapartner na ako. It will be easier for me to spread good vibes, happiness. At kasi ako din eh, gusto ko rin makatulong eh. Kasi hindi naman sa pagmamayabang, I have been so blessed. Kumbaga,
kung ano man ang tinatamasa ko ngayon, gusto kong i-share sa maraming tao. Nanggaling rin naman ako sa walang-wala. At yung naging karanasan ko, maaari kong i-share sa napakaraming miyembro ng Front Row para lahat tayo maranasan yung kung anong masarap na nararanasan natin ngayon at ma-share natin yun at ma-inspire ang maraming tao. Yun ang expectation ko. Yung mission namin, dalawa para sa maraming Pilipino, mas madali namin magagawa kasi we will work hand in hand. Yes, and since andito tayo ngayon, may mga gustong mga musta sa'yo. Ah, mga lalaki ba? Ito na! Si RS! Hi! Thank you! I love you! Hi, Sam! Ang gwapo ni Sam. Ito na. Ito talaga ang pakay ko dito eh. Sabi ng Aba, hindi kami ang pakay mo. Pakay ko din kayo, pero mas pakay ko to. Pag sa akin ng mga epektos ninyo, kailangan ko na itong mga to, no? Okay. Ito na ang aking mga supply, regular na supply, lalo ikagaganda ko. Ganon. Tour natin si Vice. Yes, natin yes. Alika, alika. Yes, I'm so excited. Tara. Let's go. Hi, Kuya. Hi! Hi! Hindi ko naman sinabing magpa-player meeting pala rito sa opisina. Ang taray. Tan, magbibisi-bisihan ka lang talaga, naka-crosslegs ka pa, baklang to. Talagang naka-aura siyang gano'n. Nung nakakita, kanina nakabuka kaya, nakakita ng camera, umaura ng gano'n eh. Diba? Gusto rin talaga maging endorser eh. Gusto maisama yung mukha dun sa tatlong Miss Universe. Diba? Kamusta ka na? Si Herbert Bautista pala nga ganito. Ay, hindi naman. Charos lang. Oh. Oh, tingnan mo si ate, binibilong niya yung mga kinita niya. Sabi niya, nako, makakapagparibanda ako ng balis. Sabi niyang ganon. Kakatawa naman to si Ate Vice. Anyway, tell us, ano ang hindi naintindihan ng tao regarding MLM companies like Front Row? Okay, so I'm sure maraming tao ang hindi pa nila masyadong alam kung ano yung MLM. Yung MLM ngayon, yung multi-level marketing. Yung multi-level marketing kasi, eh, nagbibigay ng pagkakataon sa napakaraming tao na makapagsimula ng negosyo. O kaya naman, makapagdagdag ng pagkakakitaan yung mga taong may ginagawa na o yung mga taong may trabaho na. Kasi itong MLM, itong multi-level marketing, pwede mo itong gawin eh kahit may trabaho ka na. Kunyari, taxi driver ka. Kunyari, businessman ka. Kunyari, teacher ka. At kulang ang pinagkakakitaan mo, pwede mong makakatulong ng multi-level marketing para madagdagan yung source of income mo. Kasi nga, diba, sa hirap ng buhay sa Pilipinas, diba, minsan, yung income natin is no longer, you know, enough to suffice our needs. Kaya itong Front Row maganda, itong multi-level marketing, nakakapagbigay siya ng karagdagang oportunidad para kumita. Why would you suggest sa mga tao na maging part ng Front Row family? Why not? Isasuggest ko talaga sa napakaraming tao, kung hindi man sa lahat ng Pilipino na maging part ng Front Row, why not? Eh, sino bang ayaw umasenso? Sino bang ayaw gumanda ang buhay? Diba? Katulad ko, diba, nagsimula rin naman ako sa wala, pero ang inspirasyon ko talaga ay yung pamilya ko. Gusto kong gumanda ang buhay ng pamilya ko. Hindi pwedeng nakaupo lang ako, hindi pwedeng wala akong ginagawa. Nandito ang Front Row, kaakibat nyo sila sa pagpapaganda ng sitwasyon ng pamumuhay ninyo at nang sa ganon ay maabutin nyo ang mga pangarap nyo, hindi lang para sa mga sarili nyo, kundi sa mga pamilya at sa mga mahal nyo sa buhay. Ito ang Front Row, makakatulong nyo sila sa pag-asenso ng buhay. Napakaraming naging mga projects ng Front Row over the years. Ano yung isang Front Row project na best na nagde-describe ng core values nito? Totoo, ang dami naging projects na ng Front Row. Pero ang pinakamalapit sa akin at bet na bet ko talaga yung Front Row Cares. Yung music festival nila nung kamakailan. Kasi katulad ko, pag tumutulong ako, gusto ko yung ano eh. Nagsisimula ako sa pag-entertain ng mga tao. Habang ine-entertain mo sila, hindi nila namamalayan na tinutulungan mo sila. Hindi hard sell. Ganun yung ginawa ng Front Row. Eh. Ine-entertain nilang maraming tao, pero akala nila it's just entertainment. Pero ang hindi nila alam, sa likod ninyo noon ay may mas malalim na intention na makatulong. Kaya yung Front Row Cares, gustong-gusto ko talaga yun. Okay. So, sa mga Front Row, products ng Front Row, ano ang favorite mo dito? Madami akong favorite, madami akong ginagamit. Madami akong ginagamit. Ito, ginagamit ko rin to, itong Lux Renew. Siyempre, kailangan mo naman. Siyempre, hindi naman natin maitatanggi, hindi naman tayo bumabata, pero kitang-kita mo naman. Hindi na aninag sa kagandahan ko ang katandaan. Diba? A minimum, mas mukha kang matanda sa akin. Kasi ngayon ka palang gumamit itong Lux Renew. Diba? Marami ito, itong Lux Slim.
bawal, hindi naman sa bawal, pero kailangan namin talagang ma-maintain na hindi kami masyadong malaki sa television kasi plus 20 pounds ang sama ng ugali ng screen eh. Kaya kailangan slim para hindi naman bardagol na bardagol. Diba? Ano pa ba? Lux White. Kailangan syempre natin, sino bang may ayaw ng magandang skin? Sawang-sawa na ako sa chararat kong skin, kaya nakakatulong sa akin to die. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang pangit. Diba? Ang daming paraan para ikaganda mo. Bakit papayagan maging pangit? Bawal ang pangit. Lahat tayo maganda lang ipinanganak. Kaya kailangan, gumanda pa tayo ng gumanda. Pero ang favorite ko, since ang tinatanong mo, ano pinakaborito ko? Ito talaga, itong Lux Protect. Kasi energy booster ito eh. Eh, nakita mo naman ako, pag sa showtime, di ba, malala ang energy ko dahil hindi ako magpapakabog sa dami ng madlang people. Kailangan kung di ko sila malampasan, at least masabayan ko yung energy nila. Hindi pwedeng putyo-putyo, hindi pwedeng nga, hindi ka pwedeng, di ba, wala kang ka-energy-energy. Araw-araw ang trabaho ko. At syempre, kahit anong galing mo, kahit mahusay kang performer, kung wala kang lakas, wala kang silbi. Kailangan ko nito. Kailangan ko nito sa dami ng trabaho ko. Ang dami kong ang aga ko nagsisimula, late akong natatapos, kailangan kayanin ko ang mga pagsubok ng buhay ng may ngiti. Itong malaking tulong sa akin ito, itong Lux Protect. Ayun. Ay, wait lang, ang dami na nating chika dito. Pupunta muna ako sa conference room. May chika pa. Gusto mo, Jumoy? Mukhang nangangawit ka na dyan, dahil hindi mo talaga binago yung post mo na kagan. Aurang-aura din. Pero bongga yan. Maganda yan. Kailangan consistent ka sa aura. Pakita mo yung face mo sa camera, oh. Baklang to. Sayang naman. Mm. Hello. Hi. Hello. Pwede na to, eh. Charos. Excuse. Hi. Ate, saan yung conference room? Pwede ba magsanla ng cellphone dito? Ay, hindi naman. Saan conference room, te? Dito. Ay, ate, ba? Sana may paabiso? Chika lang ng chika, baklang to. May pupuntahan ako. Ano ba yun? May tanong kasi ako, ate, ba? Eh, bakit di ba i-google ang sagot? Ano akala mo sa akin? Si Siri? Si Simsimi? Ano ba yun? Party girl kasi ako. At ang maganda niyan kasi, ano yung pinaka-best? O, anong maganda sa party girl? Party girl kasi ako. Ang maganda niyan kasi, bakit anong maganda din sa pagiging party girl mo? Ano yung pinakamagandang Lux supplement na pwede mong i-advise para sa akin? Tignan mo, humaharot-harot ka gabi, kapapayati. Ngayon, magtatanong ka sa akin kung anong... Since hindi mo napipigil ng kapapayati kasi masaya naman. Paminsan-minsan, ibigay natin sa sarili natin yun na mag-enjoy kasi we have been working so hard. We deserve to enjoy and relax and chill lang, di ba? Nakakapangit din naman kasi yung haggard, di ba? Yung marami kang kaburyungan. Kaya okay lang yung nagpa-party once in a while. Pero wag mong kakalimutan, since sabi mo party girl ka, ibig sabihin hindi once in a while yan, maya't maya. Alandi ka. So kung hindi mo mapipigil na pag-party-party mo, pagpupuyat at pag-inom, paminsan-minsan, eto ka. Kailangan mo ng Lux White. Alam mo kung bakit? Kasi black ka. Charot. Kailangan mo ng Lux White kasi may glutathione to. Ang glutathione, bukod sa pagpapaputi, eh, pinoprotektahan yan yung atay mo na bugbog na sa alak na iniinom mo. Kaharot para akala mo nakaka-move on ka na sa pagpaparty mo. Ang hindi mo alam, matapos kang malasing, masakit pa rin ang puso mo dahil iniwan ka pa rin niya. Pero tandaan mo, kahit iniwan ka niya at di ka makamove on, ang mahalaga, healthy ka at maganda ang kutis mo. Kaya mag-lax white ka. Yes! Oh, anong yes? Bakit ibibigay ko ba sa ito? Bumili ka. Ayun, ano doon ka? Doon na nga, sige na nga. Salamat. Thank you, ate, bye. Thank you. Ay, ito ba yung balloon na ipapop ko? Hindi. Thank you, nice to see you. Thank you, bye. O, punta muna ako sa ano. Eto, ate, bye. Share mo naman. Ano yan? Your love life. Bigla ka na lang sasalita. Diyan, di kita nakikita. What's your love life? Ano? Love life. Life lang, walang love. Charot. Hindi. Basta, huwag ka masyado. Ay, ito, ang ganda naman. Ang ganda ng conference room. Parang opisina ni Ayon. Pagay talaga ako dito, nakakaganda sa akin. Parang gusto kong laging nandito lang. Let's do personal questions next. Personal questions. Anong pangarap mo nung bata ka? What made you think that you're allowed to ask me any personal questions? Di ba hindi ka sumagot? Charot lang. Ano yung tanong mo? Anong pangarap mo nung bata ka? Alam mo, seriously, akala ang pangarap ko talaga noon, maging abogado. Pero nung lumalaki na ako, hindi ko pala tayo maging abogado. Mas gusto ko maging abogada. Yun, gusto ko maging abogado. Kasi na-influenced ako ng tatay ko at saka ng lolo ko
na may kaalaman, nag-aral din ng lolo ko kasi ng abugas siya. Kaya, eh, di ba ganun yun, habang lumalaki ka, yung first dream mo is influenced by your environment, your family. Kaya, kala ko yun ang gusto ko talaga, maging abogado. Kung hindi ka actress, singer, or performer, ano kayong trabaho mo ngayon? Yung trabaho mo ngayon, para tanong ka lang ng tanong. Hindi, kundi ako actor, comedian, performer, I think I'm gonna be a supermodel. Nasa looks naman. Parang hindi ka pumapayag. Bibigay mo sa akin ng ngiti ng pagpayag. Ayan, ganyan. Gusto ko maging supermodel. Bagay na bagay. And I'm sure you've had your share of hardships over the years. Maiba naman tayo. Anong pinakamagandang advice na narinig mo? Totoo yan. Siyempre, marami naman akong hardships. Hindi man ako pinanganak na mayaman. I was not born with a silver spoon. Tama ba yun? Di ba ganun yun? Born with a silver spoon. Wala akong ganun. Alawang ang nasa bibig ko ng mga panahon yun. Pero maraming pinagdadaanan mula sa simula hanggang sa umasenso ka. Pero kahit anong pinagdadaanan mo, kahit anong pagbabago sa sarili mo, para sa akin ang pinakamahalaga, never lose your core. You should know who you are, what you want, and what or who are the things or the people that are really important to you. Dapat alam mo kung sino at kung ano yung mga bagay o mga taong dapat mong totoong may value sa buhay mo. Never lose your core. Ngayong 2019, anong advice ang maibabahagi mo sa mga front row members? Kung ako, never lose your core, ako naman gusto kong sabihin sa mga members ng front row, know your purpose. Alamin nyo kung ano yung dahilan kung bakit kailangan nyong maging bahagi ng front row. Alamin nyo kung ano yung dahilan kung bakit kayo nasa front row. At alam nyo yung dahilan kung bakit hindi nyo dapat bitawan kung anong nasimulan nyo na sa front row. Alam ko naman lahat yan nagsimula yan dahil sa kagustuhan nyong mabago at mapaganda at maging fantastic ang buhay ninyo at ng pamilya ninyo. Never lose that. Huwag na huwag nyong kakalimutan yan. Hi, Ate Vance! Oh! Meron ka special delivery. Okay. Sana pag pop mo may lumalabas na voice. Alam mo, ngayon may araman nakaka-experience ako ng putok, pero nagugulat pa din ako. The question is, as a performer, how do you stay on top of your game every day? I never settle. Hindi ako nakukontento. Parang lagi akong may gusto pa. Yung parang kaya ko pa to, parang gusto ko pa to, parang pwede ko pa tong i-push. Ganun ako, I never settle. Lagi akong, kasi pag nakontento ka, that's the time you lose your passion. That's the time you become lazy. That's the time na parang you lose the interest of doing what you're doing. Parang kaya dapat, parang laging may kulang, para push ka ng push. Kaya never settle. Yun ang gusto kong ugali ko. Para sa susunod, meron pa akong ina-aspire na gawin. Para lagi akong meron pang hinahabol. Yun ang gusto ko. Yun ang ginagawa ko lagi. Parang yung performance ko noong nakaraan, feeling ko meron pa akong igagaling dun eh. Kaya yung susunod ko, mas uhusayan ko pa, mas pag-aaralan ko pa, mas mag-exert ako ng effort, ng time, ganun. Pag-aaralan ko lahat ng mga nangyayari at yung pagpaplanuhan ko, yung mga gusto ko pang gawin. Kaya yun, I don't settle. Gusto mo pa ng more balloon? More balloon sa dika, pop lang ng pop! Ate Vice! Ano yun? Ano yun? Makakatawa yung tako niya. Ate Vice! Alam kasi Coco Martin yung dumarating. Oh. May naghahanap ko. Ano yung nahanap? Sa room number one, hinahanap ka. Ay, nahanap daw ako sa room number one. Saan ba yung room number one? Malayo ba yan? Hindi naman. Ha? Mauna ka na. Pero yan, gigigil ako sa'yo. Baka matusok ko sa ito. Pwede ka na. Ay, ito, ba't di ka nagsasalita? Nandiyan ka naman pala. Siya ang nagsalita. Siya pang pinagsalita mo, hirap na hirap na. Ate Bay, Ate Bay. Nagagalan ko yun. Sa room number one. Oh. Sasamahan ka na lang. Sasamahan mo ako. Ay, pwede na to. May dimples din talaga to eh. Oh, saan ba yung number one? Tara. Punta tayo doon. Ayun ka, ako po tayo doon. Gwapo-gwapo nito, parang unggoy. May regrets ka ba so far, especially sa trabaho? Regrets? Sa trabaho, in general sa buhay, merong regrets. Pero hindi ako nagpo-focus sa regrets eh. Hindi ako nagpo-focus sa regrets. Nagpo-focus ako sa plans ko for the future. Lagi niyong tatandaan, eyes on the prize, baby. Eyes on the prize. Dead mo na yung mga natapos. Doon ka na sa future. Eyes on the prize.
Saan ba yung room mo na sinasabi na ito? Dito po. Dito? Pwede dito na dito. Sabi mo dito po, tapos bakit iikot pa tayo dito? Nakakaloka. O, kamusta ang, ano, ang security agency na ina-apply ninyo? Para sila nag-apply ng security agency. Kamusta ang enrollment? Kulang ka ng 2 units sa PE. Hindi ka makakagalit. Hi! Mamaya-maya lang mo matatapos ang PTA meeting, ha? Kaya antayin nila lang yan. Ay, selfie tayo nila, S! 1, 2! 1, 2! Thank you. Ang saya. Nahanap ka daw sa room 1 eh. Pupunta lang ako ng room 1. Oh, sige. I'll see you guys later. Pupunta lang ako ng room 1. Kung saan man yung room 1, sabi yung room 1. I love you too. Sabi yung room 1. Eh, parang papalabas na ako. Ito pa, how are you enjoying your day here sa front row? Ine-enjoy ko to, itong visit ko sa front row, kasi it really feels good to be home. I really feel that this is my home. May mga kaibigan ako dito, may mga bago akong nakikilala. At saka natutuwa ako sa mga nakikita ko kasi nakakakita ako ng mga taong may effort para umasenso. May nakakakita ako ng mga taong may dreams. Kasi mas nalulungkot ako pag may nakakita ako ng mga naka-standby tapos walang ginagawa. Ito nakikita ko, meron silang may mga plano sa buhay. Mga may gutom sa asenso, sa pag-asenso at saka gutom sa tugumpay. Sana maraming ganyan eh. Kasi ganyan din ako dati eh. Yung kailangan may gawin ako para mabago yung nangyayari sa buhay ko. Yun ang nakikita ko sa kanila. At ngayon pa lang, I am so proud of them. Message for the Front Row family. Front Row family. Front Row has been very successful since it started. Ang dami yung natulungang pamilya, ang dami yung nabagong buhay. At yung mga ngayon palang pumasok ng front show, sana panghawakan ninyo yung maganda ninyong pangarap para sa sarili ninyo. Huwag na huwag kayong mawawala ng gana. Huwag na huwag kayong hihinto. Kasi abot kamay na. Talagang, kung may maganda kang intensyon para sa sarili mo, kailangan idasal mo yun sa Panginoon at samahan mo ng pagtatrabaho. At lumapit ka at kumapit at dumikit ka sa mga tamang tao na makakatulong sa'yo. Kaya itong front show at ang mga Pilipino, maganda. Let's all work hand in hand to become Filipinos with fantastic lives. Kaya ngayon pa lang, congratulations sa front show at sa lahat ng mga taong nasa front show. Thank you. Saan ba yung ito? Room 1. Parang palabas na ako. Ay, nakatiniwan yung kase ko. Charot-charot ka. Ready ka na po ba? Ready ka na po ba? Ano ba, gay bar ba yan? Bakit ma- natatakot tuloy ako? Mas maganda yung kung nilagay niyo talaga yung press ko dito eh. Ready ka na? So ito yung room 1. Yes. Oh, let's go. 1, 2, 3! Ito na siya! Katibay! 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 Tama na sagutin yung mga sarili niyo dyan! Pagod na ako! Ha! Kasa na si Sam! Ayan! Ay, nakuha na tayong ilaw! Ending na daw! Low-cut na siya!